Alam mo, sabi ng mga tao sa akin, ang amoy ng hangin sa Amsterdam, amoy marijuana. Ngayon, be, andito ko, be, amoy kalahawang. Amoy kalahawang ng mga bike ang naaamoy ko. Hi there! It's me, Francis Candier, and I'm so happy ba dahil I am nominated for the first ever Silog Awards ng Lionheart TV bilang Best Food and Travel Vlogger of the Year. Please be, show your support. You can vote for me on the Dailypedia every 6 hours. Just go to their website, hanapin mo lang yung Silog Awards, and sa tab ng Food and Travel Vlogger, i-click mo lang yung pangalan ko and you can vote for me every 6 hours. Be, pwede mo lang ako supportahan via Kumu app. Buksan mo lang yung Kumu app, pumunta ka lang sa mga campaigns under ng Silog TV Awards. Andun yung Food and Travel Vlogger of the Year. At syempre, mag-send ka lang ng gifts. Malacanang, ganyan, itodo mo na. Malay mo, manalo tayo, di ba? Ang panalo ko ay naalay ko para sa inyo. So, please, be, vote and support for me. So meron sa itong socks, blindfold, toothbrush and toothpaste, plugs, and they have sanitizer, gloves, and face mask. Ayan be, medyo settled na ako, medyo. So ito yung nasa harap ko. Ito yung kanilang monitor. Meron sa dito mga, ito, para sa charger, meron silang port. Ayan, iba't ibang port yan. Ito ata para sa internet. Hindi ko lang sure para saan to eh. Ayan, so ito yung table. Ito may kumot sila, tsaka may headset. Buong gabi dito ba sa hilera ko, may mga bata. Isko. So medyo mapupuya tayo na ito. Ayan ba, malaki tong aeroplano na to. Usually, kung pupunta kayo ng Europe, meron talagang mga connecting flight yan. Either sa Doha, sa Singapore, sa Taiwan, depende sa airline. Ang pinakamura na mahanap ninyo na balikan na ticket ay nagkakahalaga ng mga... meron kayong mahanap na tag 25. Yan. Kung magsisipag lang kayo, nagawa nyo talaga na maraming pagpaplano, 25. Yun yung pinakababa. Pero the usual price nila is nasa 100 balikan. 25 one way lang yun ba? And syempre, it can go higher and higher and higher. Kaya naman kung pagpaplanuhan nyo talaga pumunta ba doon, kailangan mag-ipon kayo at magplano kayo, mag-abang kayo ng mga sale at galingan nyo. Supposedly seated at 90 feet. If you're on board this aircraft, try to identify yourself. So we are now here in Doha. Ay, buong gabi. So ngayon, transfer na tayo.
So dahil hindi pa tapos yung ating biyahe, be, na-transfer lang tayo sa panibagong gate. And magpapatuloy uli yung ating biyahe. Hey, bye-bye. Nice meeting you. Bye-bye. See ya. So yun yung mga nakasabay ko, be, doon sa Singapore Airport. Ayan, so now, oh, wow, ngayon ko lang nakita, gumagana na yung train nila dito, oh. Wow. Dati, pang ilang, dako na ba ito, fourth time ko na ata mag-layover dito. Pero never ko siya nakitang gumana. Ngayon lang, kasi nga dati, dumadaan ako dito, kasagsagan ng pandemic, and now parang, pandemic is there, but medyo hindi na ganun ka strict yung lahat, like punong-puno yung aeroplano, di ba? Dati one seat apart pa, ngayon wala na. At syempre, beda na doon tayo sa nakaraang biyahe natin, eh chineck ko na lahat ng gamit ko, kompleto naman. Dito yung aking passport, oo, yung aking lahat, cellphone, cards, lahat. Ito na naman yung bit-bit kong gamit, eh. Ay. At pag ito ba na nakakalapag ako, kailangan ko kasi kasuhin, maliban sa pag-transfer, ang mag-message sa pamilya ko na we landed safely. Diba? Alam mo yung be, kanina sa biyahe, umiyak talaga ako out of nowhere. Alam mo yung parang realization ko ng I'm so happy. Sobrang saya. Umiyak ako. Kasi yung mga bagay na pinapangarap ko lang talaga dati, it's natutupad na. It's a dream come true. Yung pinangarap namin dati, as ako lang mag-isa tumutupad. I know I shouldn't be sharing this. I shouldn't be saying this. Kasi gusto ko maging matatag, gusto ko maging strong, pero it felt like dinaloko ko yung sarili ko. Dinadenay ko yung kailangan ko. Hindi naman ako okay, babe. I'm trying to put in mind na this journey will be, sabi ko ba sa sarili ko lagi yun, na this journey will be the start of something new, a fresh start. I hope so. So ayun, be, nakasakay na tayo ngayon, be. Palipadaman na tayo papuntang Amsterdam. So, hang on, be. We will be there in a while. Excited na ako. So, dito pa lang, be. Nakikita ko na yung future ko. I mean, yung future na mga makikita ako. We are here. Dito na tayo ngayon, be, sa Netherlands. Oh my God. Finally. Naalala ko, be, una ko napunta dito dati, be. Para mag-layover lang. So, hanggang airport lang ako. So, finally, be, this time, makakalabas na ako. I'm so excited na ma-explore ito, Netherlands. Pero for now, babalik ako kayo para masikaso ko muna yung paglabas ko dito dahil dadaan pa tayo immigration, no? Sige, see you later. Yeah.
sobrang haba din ng pila dito sa amin, regulo-gulo. Wala kasi lang maayos na na process. Oh my god, hindi ito yung in-expect ko. Pero okay lang, hindi naman nasira yung mood ko ha. Excited pa rin ako. Pero parang hindi sila prepared. Ano ba? Di mo kayong abisuhan, darating si Francis. Char. Kaya na pa kami maghihintay, be. Ano na? Hindi kayo aware, darating kami. I know it's hot, but yeah. Yeah. What's the sense? But yeah. We also know. Thanks for confirming it's hot. Wow. Finally. Can't get through this question. So lumampas na kami sa immigration, sobrang pogi bin ng ano, immigration officer nila dito. Kala mo, pang boy band eh. Tapos tinanong niya ako, anong gagawin mo? Sabi ko, for tourist. Yeah, for tour. Tourist lang, as tourist. Ganyan. Maya, okay. Tapos sabi niya, just remember the limit of your visa. Sabi ko, yes, yes. Yeah. Pero kung pwede naman sumabra, kung iuwi mo ako, diba? So, labas muna tayo, be. I-figure out muna ano yung mga gagawin ko next. Kung, oh my god, kinakabahan ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Hanap muna ako ng SIM card. Yun. Tara, lalabas muna. Ito, muna tayo sa exit. Ito yung kanilang arrival area. Baggage area pala. So, may pera na ako, be. Oh my god, Diyos ko po. Parang na-miss ko na ako. Parang na-miss ko yung nasa ibang bansa. Nakakita ako ng mga lahi nila, no? Ang saya. Palamuti sa aking paningin. So, ngayon, kakain muna ako bago ko i-figure out paano ako pupunta doon sa tutuluyan ko ngayong gabi. Ito yung sikat na supermarket dito daw sa kanila. Ayan. Kaso hindi ko lang alam paano banggitin siya. Kung Albert Heijn, basta Albert Supermarket. Ayan, meron sila dito ang Burger King. Sige, titignan ko muna ba ano yung pwedeng kainin natin dito. Ayan, nandito na tayo sa loob, be. Ito yung mga presyo nila, oh. Salad. Matsarapalok tayo, laway muna, no? Tingin pa tayo. Siyempre, ang mga cheese dito, be, diba? Cold cuts. Ano itong one na? One na lang siya. Pwede itong kainin mamaya. Ang kanilang mga cheese. Para sa tulad ng mama ko na nag-iisip na sa ibang bansa ba may palengke, ma walang palengke. Ganito sa kanila. Oh. And mga manok. Pero yung pref nila, oh. I still can't believe it. Andito na ako talaga sa Europe. Oh my god. Baka naman sa tutuloy ako may malapit na ganito, no? Doon nila ako bumili. Kain na lang muna ako dito. Tapos biyahe ako. Doon na lang. May kaplata lang. Tubig. Kuha tayo yung tubig. Okay. Tubig lang muna bibilihin natin. Kain lang tayo sa labas. So, dalawa dito yung kanilang counter. Pwedeng cash, pwedeng self-service. Medyo mahaba pila dito. Pero subukan na lang natin dito. Kinakain ako, be. Please wait. Okay na. Be successful, be. Yung una kong trial, at least. Hindi ako napahiya. So may tubig na ako. Bye-bye. Woo! Alam ko na paano gamitin yung card ko, sir.
self-service na cashier nila. At hindi ako napahiya or what. Try natin kumain na dito, babe. Kahit sa Burger King na lang muna tayo. Tipid-tipid lang muna tayo. Di pa tayo nag-first day talaga eh. Tamang ano lang to. The arrival, Kenneth. Ito yung gusto ko. Pag nasa ibang bansa talaga ako na, hindi ko kamukha. Parang nasa ibang bansa talaga ako. Di ba? Pag nandun ako sa Asia, kasi parang dito lang ako sa teritoryo. Pero ito, babe, it's out of my comfort zone. Yung itong airport nila, babe, hindi ko alam kung dahil Europe to, no? Walang aircon, no? Napansin nyo naman, napawis na pawis tayo. At saka, kung ikukumpara ko yung unang dumaan ako dito, mas mahigpit dati kaysa sa ngayon. Hindi ko lang alam, parang iba yung process nila ngayon. Parang sobrang dali lang. Masensya na, babe, ha? Yung mata ko, babe, nagta-travel din, eh. Wait lang, order muna ako. Check natin na magkano yung pinakamura nila na burger. Yung pinakamura nilang burger ay nagkakahalaga ng 9.70 550. Isang burger lang yun, be. Pinakamura pa yun. Feeling ko, be, na master ko na paano umorder dito sa kanila. Ang technique, be, number one rule, huwag ka magpapanik. Ang taas ng kanilang table. Taas ng table nila. Sabihin ko, kailangan ko itopo niya pang baby para mataas. Anyway, more din ako na pagkain sa kanila, be. Ang nasa almost 900 sa atin, be. Oh. Ay, bahid pala talaga yung usawan sa kanila. Kulang libre. Hindi ako nagdagdag eh. Wala pala. Pero buti na lang, matalino ako. Dala ko yung ketchup mula sa Singapore. Anyway, kain muna ako, guys. So happy we made it here. So tama, kain lang muna ako dito, be. Saka observe sa lugar. Pinaparin yung mga tao paano sila magamit ng tren nila. Paano sila magamit ng beep card nila, ganyan. Alam niyo, kahit ordinary ng tao lang, ganda ng itsura sa kanila, no? May foreigners, guys. So ngayon, be, magbibili naman tayo na ticket. Please select the final destination. Amsterdam. Paano yun? My God, hindi ko alam ang gagawin ko. Wait lang, ha? Wait lang. Tawag ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Amsterdam Central na lang. Day 1. One day, one way. Ang second class. Mahal naman. Bago ko tuloy ang kainin nito, no? So medyo pinag-aralan ko na dahil nahihiyan ako kanina sa mga nakasunod sa akin. So Amsterdam, valid for today. One time lang. Oh my God, I made it. Napaproud ako sa sarili ko. I made it. Wait, hindi ko pa alam saan ako bababa ng platform kasi ang dami ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na mga platform. Ay, Diyos ko po, Lord. Ay, Diyos ko, kailangan talaga meeting dito talaga yung common sense mo. Asan yung platform 1 and 2? Grabe. Tagal ko na doon kasi hindi ginagamit. Kaya kailangan gamitin ko na. Mumare. Na-stress tayo ng Beverly Light. Natutunaw yung ano ko, bangs ko. Bear in mind ko lang, nandito pa rin tayo sa loob ng airport, ha? So, ganito ang ginagawa nila. Camera check, okay? And I saw Ik heb zelf een toetsenbord en een muis erbij gekocht. Magkapanggap lang ako na kanyari, alam ko. Amsterdam Central. Going down. Kinakain ako ng elevator nila. Kasi pindutan. Ah, sa likod ko lang pala ito. Medyo mabagal, no? Whew! Lord, terminal.
platform pala talaga agad. So, yung mga pangasawa ko nasa labas na. Tingnan natin. The struggle. Mahirap talaga mag-swallow tunnel, be. Ano may second floor? Ang galing. Sige, mawawa pa ang asawa ko. Ang control tayo, no? Hindi ko alam ito, be. Nila, basta. Sana tama itong ginagawa ko. Hi. This one here? Yes. Oh my God, tahimik pa nila dito. Be, humaandar na kami. Ito na ba yun talaga? Magalaw ba sa mapa? Palapit ba kami palayo? Hindi ko naiintindihan kung lumagalaw kami. Magkakaalaman na lang tayo ba saan ako dadalhin ng tadhana. Guys, andito na ako guys. Mabas na kami oh. Feeling ko tama naman na yung ano map, gumagalaw na siya sa map. Parang iba yung daan niya sa train sa ano. Oh my God, parang malayo. Parang malayo yung ano, bababaan ko. Parang mali ata ako to. Or ikot to. Kung ikot to, dito ako bababa. Hala. Ano bang biyahe na itong train na to? So napatunayan natin ba? Bumaba ako sa central. In short, mali ako ng sinakyan. Okay lang. So, anong nangyari? Parang nag-tour muna ako with my bag, no? Hindi muna ako dumiretso sa tuluyang ko. Nakakaloka. Ay, by the way, meron na pala akong SIM card. Bumili ako ng SIM card worth 40 euros. 15 gigabytes. Pwede na siya pang isang buwan daw. Pag kinulang, mag-top up na lang daw ako. So, hindi natin alam ano yung process nila paglabas. Kung magagano'n din, panoorin na lang natin sila, be. Maybe. Diyos ko po, Rudy, talaga sinasabi ko sa inyo. Pero be, alam mo yung naligaw man ako, napaproud ako sa sarili ko, nakarating ako dito, oh my God. Lost but proud. Oh be, Diyos ko, yun yung mukha nila be oh. Grabe ba yung pagkakamali ko, be? Pagbaba ko dito sa ilalim, sabi ko, ha? Parang Central Station talaga pala nila. Eto na ba yung train papunta ng London? What? Diyos ko.
Alabas na muna ako, Ben. Saan ba ako pupunta? Teka lang, babe. Figure out ko muna. Babalik ako kayo, ha? Wait lang. Baka mas kam tayo dito, eh. Inaamin ko ang mali ko dito, be. Tinitira ko yung mapa pero hindi ko binabasa ano yung direction, no? Diyos ko, be. Haggard na haggard na ako dito. Pwede tayo maging araw pag ganito, eh. Kandaligaw-ligaw lang tayo. Diyos ko po. Tawa ko dito sa ginagawa ko. Pakilang akyat ko na to. So, nagbaba, akyat, baba. Akyat na naman ako ngayon. Ay, doon ata yung daan. Doon yung daan. Walang tawiran dito, eh. Doon ba? Doon nga ang daan. Sabi ko na nga, Ben, nakita ko may daanan eh. Round trip. Sobrang dami guys na nagbabike. Tingin ko tama na yung pinuntahan ko. Sabi dito mag-train na lang ako eh. Mayroong option mag-train. Sinubukan ko yung card ko, gumagana pa naman siya. Platform B. 5D. Tama naman, di ba? Ayan. Ayan, binasot, di ba? Via motherport. Doon tayo bababa. Tama naman pala. Makita nyo yun, be? Grabe. Ito na ang train na sasakyan natin. Ay. Pili ko naman isang station lang, bababa din naman ako. Check na sila. Bye bye. Sakay na tayo. Tangkad nila, B. Ay, gusto ba ang pogi no nasa kabila. Ay Lord, sana tama na itong ating sinakyan. Ito ba, in fairness, itong tren na ito maganda. Amoy, hindi naman. Fresh naman yung amoy. Wala namang amoy yung ano. Hindi naman. Sabi ko nakapul view. Ang view nasa kabila. Grabe yung mga bangka nila, oh, kasi namamangka yung mga bahay dyan. Ang layo pala akong nilakad ko. Stenberg.
nandito na tayo, be. Sabi ko, sige, tama yung ano ko eh. Proposition. Tama yung ano ko eh. Ang tawag doon. Tamang propesiya ko, be. Isang station lang tayo na ang bababa. Yan, napinindot niya kasi hindi ko alam. Dipindot pala. Bakit kanina, nung minubuksan ko, pinipindot ko, ayaw bumukas? Tapos bigla na umandar. Siguro dahil paandar na, no? Alam mo, ginagawa ko ngayon ba eh. Kopya-kopya na lang sa iba. Pinadit yung elevator. Sabi ko, gumagana ba to? Gumagana. Pero yung bubong niya kasi, di ba hindi man perfect yung ano yung bubong? Sabi ko, ala, bukang sera? Gumagana kaya to? Parang kalahati lang yung espasyo. Tapos na-realize, ay, bubong pa lang yun. Ay. We're now here, be. Galing. Huh. Ah, hindi pala magandang ideya, be, yung magmaleta. Akala ko, mas maganda magmaleta kaysa mag-backpack. Na-realize ko, be, hindi maganda magmaleta dito, be, dahil yung kasada nga nila ganyan. Sa dug-dug-dug-dug-dug. Mahirap hilain yung maleta. Stress ako. Bakit ganoon siya nagmamaleta pero ang ganda niya pa din? Alam mo, sabi ng mga tao sa akin, ang amoy ng hangin sa Amsterdam, amoy marijuana. Ngayon be, andito ko be, amoy kalahawang. Amoy kalahawang ng mga bike ang naaamoy ko. So, andito na ako, be, sa loob ng aking kwarto. So, it's another hostel, pero ang mahal dito, be. Tatlong araw lang, be. Ang babayar ko na dito ay kulang-kulang 8,000. So, ito yung bed ko. Sobrang liit lang niya talaga, as in. Ang liit niya lang, parang wala to sa quality sa ano, Thailand. Ang liit, ang mahal. Meron siyang ventilation, meron siyang bintana, wala siyang electric fan, wala siyang aircon. So, meron tayong locker dito. Siguro pag winter ito, meron sila ditong heater. Sana malamig ba mayang gabi para makatulog agad ako. Pero for now, gusto ko lang maligo at maglinis ng katawan. Pero I have to save my gamit kasi may kasama ko dito na babae, estudyante daw siya. Anyway, I'm here. Welcome to Netherlands. Teka, be, bago matapos itong video na to, huwag mong kalimutang mag-follow sa lahat ng aking social media accounts at Francis Candia sa Instagram, TikTok, Twitter at syempre sa Facebook at syempre dito sa YouTube. Huwag mong kalimutang i-click yung notification bell para notified sa lahat ng aking uploads. O, yun lang yung gusto ko sabihin. Pwede ka na manood ng kahit ang video gusto mo. Yala, bye-bye!